Ayan, magki-cleaning time na naman si Iyay. Ayan. Ayan, kailangan ko mag-vacuum araw-araw kasi yung amin, mayroon kami mga pusa. Ayan. Kailangan yung mga balahibo nila talagang na, ano, kaya hindi pwede hindi ako magbabakyo araw-araw. Yung umaga, ganyan ang trabaho ko. Maglaba. Yung umaga, ganyan ang trabaho ko dito. Para din ako nasa Saudi. Kailangan araw-araw mo maglinis. Ayan, oh, ayan kasi oh, may alaga akong aso. Kaya kailangan ko talaga mag-vacuum. Ayan. Grabe init. Ayan, maliit lang yung bahay namin pero tagal ko rin malinis. Kasi nga, ayan oh, may mga alaga kami. May pusa kami, may aso kami. Kaya ayan, yan na yung aming pinaka-baby dito kasi wala nga ang ano dito. Ayan, tapos dito talaga ako natatawa. Oh. Ayan, natatawa talaga ako dito sa picture ng mga anak ko. Ayan, yun yung apat kong anak. Ito yung aking dalaga. Ayan. Bakit ko raw siya isinabit dyan? Ayaw niya kasi makita yung kabataan niya. Dalis na pakataba niya. Ito yung aking panganay. Ayan, nandyan siya sa abroad ngayon. Medyo matagal na rin kami hindi nakikita ng aking panganay. Ayan. Ito yung aking si Michael. Ayan. Ayan. Isa na siyang architect ngayon. Ayan. Ayan na yung nakakatulong sa akin mga anak ko. Ito yung aking bunso. Ayan. Yung aking bunso. Ayan yung aking bunso ngayon. Oh. Ang taray ng mukha. Napakamaldita. Ayan. Ayan na yung aking bunso. 19 years old na siya ngayon. Ayan. Malapit na rin siya. Konting ano na lang din. Ayan, isa na siyang ano, civil engineer. Ayan, civil engineer kasi yung course niya. Ayan. Ito naman yung aking dalaga. Ayan. Ayan yung aking pangatlo. Ayan. Sobrang laki din ang natutulong niya sa pamilya. Dito sa pamilya namin yan. Napakalaking tulong din yan. Ito yung aking panganay. Ayan. Ayan. Andyan siya sa abroad yan. Basta yung mga anak ko, sila na lang yung nagtutulong-tulong sa gastos ng aming pamilya. Ayan. Ayan. Ganyan ako araw-araw. Kailangan ko maglinis. Ayan. Tapos ko mamalengke, magluto, maglilinis. Ayan. Then pagkatapos ko maglinis, maliligo and then magla-live na ako hanggang ano. Hanggang ano na yan. Madaling araw. Ayan. Ayan ang buhay ni Iyay dito sa Pilipinas ngayon. Ayan, buhay OFW sa Pinas si Iyay ngayon. Ayan. Ayan, meron kami doon sa ano, second floor pero mamaya pa ako maglilinis dahil yung aking dalaga ay natutulog pa. Natutulog pa siya. Panggabi kasi ang ano noon. Grabe init dito sa Pinas. Ayan na, thank you guys. Ayan, update ko lang kayo sa aking buhay dito sa Pinas. Thank you so much. Thank you so much, guys.